Mainit ang naging pagsalubong ng mga residente sa Camarines Sur kay Senator Bongo matapos na pangunahan nito ang pamamahagi ng financial assistance sa mga mangingisda at estudyante mula sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur nito lamang araw, June 10, 2023 na ginanap sa Fuerticam Sur Sports Complex, Pili, Camarines Sur. Kasama niya sa mga dumalo sa aktibidad na ito sina Senator Robin Padilla, 2nd District Congressman Alray Villafuerte, 5th District Congressman Migs Villafuerte, Vice Governor ng Camarines Sur Sal Fortuno, Bicol Saro Portulus Representative Congressman Brian Yumsuwan at iba pang miyembro ng lokal na gobyerno mula sa iba't ibang munisipalidad ng Camarines Sur. Sinimula ng aktibidad na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng talento at galing sa basketball ng senador na lubos na kinagiliwan ng mga tao. Gusto kong sabihin sa inyo, ipaalala sa inyo sa 6 na taon na nakaupo si President Duterte na kasama niya si Senator Bongo, itagalo sa bato lahat ng bagyo na dumaan sa Kamsur. Bumisita ang Pangulong Duterte dahil sa tulong ni Senator Bongo. Binigyan diin naman ni Senator Bongo ang kaibahan ng Super Health Center sa kanyang batas na isinulong sa Kongreso na Malasakit Center. Mapag-aalaman rin sa kasalukuyan ay naisakatuparan na dito sa buong Bicol Region ang batas na ito. Ang Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Batas na po yan, isinulong ko noong 18 Congress, pinirma ni dating Pangulong Duterte. One-stop shop po yan. Nasa loob na ko ng hospital yung 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD. Para tumulong sa kanilang mga hospital billing, para sa mga hospital billing nila, tutulong yung 4 na ahensya ng gobyerno. At makikita niyo yung karatulang Malasakit Center dun po sa mga governmental hospital kung saan po andyan ang Malasakit Center. At meron po kayong Malasakit Center din po dito mismo sa Bicol Region, sa Bicol Medical Center, sa Naga, Bicol Region General Hospital, sa Cabusao, Bicol Regional Hospital and Medical Center, sa Legazpi Albay, Camarines Norte Provincial Hospital, sa Dait, Dr. Fernando Duran Senior Memorial Hospital, sa Sorsogon, Eastern Bicol Medical Center, sa Birak, Masbate Provincial Hospital, sa Masbate City. Ang Super Health Center naman po, it's a medium type of a polyclinic. Pwede dyan panganak, dental, laboratory, x-ray, at pwedeng i-expand ng LGU, pwede nang lagyan ng mga dialysis machine at ito-turnover po itong Super Health Center sa LGU sa tulong ng mga kasamahan ko sa Kongreso. Magkakaroon po ng 18 na Super Health Center mismo po sa Camarines Sur sa 2 taon at mahigit 700 po na Super Health Center sa 2 taon po sa buong Pilipinas. Sa year 2022 meron pong 307 na Super Health Center. Sa year 2023 magkakaroon po ng 322 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Maliban naman sa Malasakit Center at Super Health Center, narito rin ang Regional Specialty Center na isa ring batas na kanyang isinusulong na malapit na ring maisakatuparan dahil lagda na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kinakailangan. Iba naman po itong specialty center. Pasado lang po ito sa Kongreso, na-ratify na po namin ito, kulang na lang po yung pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Priority po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang specialty center? Halimbawa, heart center, nasa Maynila. Pupunta pa tayo ng Maynila para magpa-opera sa puso. Ngayon, ilalagay na po siya sa mga DOH Regional Hospital kung saan po pwede na silang magpa-opera doon. Hindi na nila kailangan magbiyahe pa ng Maynila. Hirap doon, wala kang kamag-anak, wala kang tirahan. So ngayon po, ilalagay ito sa mga DOH Regional Hospital sa lahat ng rehiyon, plano nila. It's a multi-year, 5-year plan po ito. Halimbawa, dito sa inyo, Bicol Regional Hospital Medical Center, Legazpi. Plano nilang maglagay ng cardiovascular. Ibig sabihin, maglalagay sila ng heart. Lalagay rin sila ng lung care, burn care, cancer care. Halimbawa, dito sa Naga, ang existing sa Bicol Medical Center, orthopedic, mental, neonatal, trauma. Dadagdagan nila ng infectious disease, dermatology, dadagdagan nila ng cancer, renal, brain, and spine. Karagdagang specialty center. Para hindi na nila kailangan magbiyahe pa sa Maynila. Pwede na po dito.
Dagdag rin ang senador, siya ay lubos na nakatutok sa aspeto ng kalusugan dahil isa ito sa mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na ng gobyerno, kasama na rin ang aspetong pang-edukasyon at sports. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, nagpaabot naman ng mensahe si Senator Bongo sa mga residente na apektado ngayon ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at maging na rin sa mga kawanin ng gobyerno na namumuno sa probinsya ng Albay. Sa ngayon po ay under state of calamity na po, no? Ang Albay, pursuant to a resolution of the Sanggunian ng Panlalawigan, ibig sabihin pwede na nilang gamitin ang kanilang calamity funds, no? Ingat pa rin tayo, ibig sabihin ang apil ako po nandun po sa 6 km radius sa permanent danger zone. Sumunod tayo sa paalala ng ating LGU, ng ating gobyerno. Ingat kayo, pag sinabing lumikas, lumikas po kayo. Importante dito ang ating buhay at kalusugan. So, nakikiusap rin po ako sa ating national government, sa LGUs, ilikas kagad mga kababayan natin sa ligtas na lugar at bigyan po ng maayos na evacuation center. Malinis, maayos na evacuation center. Bilang inyong senador, nag-file din po ako sa Senado, ito pong Department of Disaster Resilience, kung saan po ay cabinet secretary level po ito, na sana bago dumating yung bagyo, bago pumutok yung bulkan, pero isang departamento na nakatutok, evacuate, reposition of goods, at pag-alis ng bagyo, restoration of normalcy kagad, at rehabilitation efforts. Yan po ang Department of Disaster Resilience. Sa kabuuan, aabot sa 2,699 na benepisyaryo ang nakatanggap ng mga grocery packs, vitamins, t-shirts at iba pang tulong mula kay Senator Bongo. Namahagi rin ang senador ng mga regalo tulad ng relo, bisikleta, cellphone, mga bola para sa volleyball at basketball at marami pang iba. Ayon rin sa senador, ang pagtulong nito sa mga tao, lalong-lalo na sa mga may hirap, ay patuloy na kanyang magiging bisyo. Jane D. Guzman, BHTV News.